Alright, ngayon tayong gagawin DMX125. So welcome back again sa ating YouTube channel at Facebook page. DMX ano pala, 155. So 9 years old na, ayun yung tsura oh. Nakarekta na yung susi. Tapos na-stack siya ng kalahating taon. Yan. So check natin yung carb niya. Kasi check ko na yung kanyang kuryente. Malakas naman yung kuryente niya. Ayos pa yung primary coil. Ang naging problema nito, kailangan pag nakatigil, kailangan mo siyang i-drain para umandar ulit, para daw may langis yung carburetor. So, i-check ko po yung carburetor niya kung ano nga bang naging problema nito. And then yung manifold niya, mapapansin nyo. Ito yung huwag nyong bibiling ano, manifold. Okay, magkakabit ng ganyang manifold mga boys. Yan, yung alloy, yung purong alloy. Lalo na kung wala kayong insulator dito, yung kanyang gasket na makapal. So kailangan may makapal na gasket dito kasi yung pag ganyang manifold na alloy na ganyan, sobrang pong mag-init yung carburetor natin mga boys. So kumukulo po yung gasolina sa loob. And then babuksan ko muna tong carburetor niya kasi nga 6 months nang hindi napapaandar yung motor. So ngayon lang napaandar. Check natin yung ano yung kanyang tanke. Goods yung ano flow niya ng gasolina. Maganda yung langis, gasolina, malinis. So ito na lang, check yung carburetor niya. As napansin ko yung air screw niya, local na. So hindi na to orig. Tapos ito pa isa oh. Sa gumawa nito, shoutout sa iyo. Kung sino ka man taga dito sa Candelaria. Wow naman. Wow. Paano mo to na ipasok dito? Ayan o. Pagtaka paano na ipasok yan o. Ayan o, bangga o. Nagigigil ako sa'yo ha. Ayan o, paano ko ito kakalasin ha. Ayan, nagkatama na yung ano niya o. Yung sa vibrator ng carburetor o. Pinilit ipasok ng ano, ng kumag. Nagigigil ako sa inyo. Paano ko ito kakalasin. At syempre, papaputuloy na ito. Papag-render natin. Para matanggal natin yung tornilyo. Okay. Buksan ko muna to. Tapos, sabihin ko sa inyo naging problema. Dahil hindi ko pa alam kung ano naging problema nito. So far, yung kuryente pa lang na-check ko sa kanya, okay naman. Tsaka yung CDI niya. Ayos pa naman. Malakas yung bato ng kuryente. Doon sa may ignition coil. So, meron din siyang compression. Ayos yung compression niya. So, ito muna yung gasolina. Doon sa carburetor. Doon ako dito eh. Tsaka yung manifold niya. So pinabibili ko lang po sila ng manifold na pang 155 kasi wala kaming stock at saka napakamahal, nasa 1,300. So replacement muna yung pinabibili ko sa kanila. So sana maganda yung makuha nila. Tapos bukas tayo ng carb. Alright! Ariho, ayos na! Damn it, sir! Problema niya, carburetor! Yung air screw! Yung palagi yung problema niya, air screw! Ito, sarado. Kaya yung manifold. Kapag ganyang manifold, nag-iinit. Paliwanag mo nga. Trabaho nito. Ayan. Ang trabaho niya. Ang trabaho niya. Trabaho nito para igahin yung gasolina. Ito kasi pag gantong manifold, ano yan? Sobrang mag-init yung carburetor. Ayan o. Naging problema lang na rin, ano? Tono ng carburetor. Ayan o. Yung kanyang air screw. Ito problema. Pag sinaraduhan, eh, no, unti-unti siya mamamatay. So, pag binuksan nyo, gumaganda yung tono niya. Kasi naka-open carb na. So, kailangan pag open carb, mas bukas pa itong hangin. Para yung hangin niya kumalat. Hindi siya sobrang lakas yung, ano, hindi siya mapipino. Kailangan pakalat. Para ma-sustain niya yung, ano. Tapos, spark plug, papalitan natin ng bago. Yun lang po yung naging problema. Tapos, yung tornilyo po kanina nandito.
Shoutout po doon sa nagkabit. Pinabotol na lang po. Ayan, okay na. Okay, DMX155. So ayan mga koys, kung na-upload nyo yung video, so marahil may magko-comment sa inyo, so hindi naman natin pinakita na kinalas yung carb. So yung carb po is bago pong linis. So binuksan ko po siya, wala po siyang dumi. So nalinis na po ko. Kasi nga po, para mapaandar yung motor, madala po sa akin, pinalinis na po. Kaso, nagpalit po sila ng air screw na local replacement. So, sarado po yung air screw. Yun po yung naging problema ng motor. And then, yung manifold, pinapultan ko po siya. Kasi po, kumukulo nga po yung gas niya kapag ganun yung manifold natin. So, yun po is yung alloy. Tapos, wala siyang insulator. Yun pong makapal na parang gasket po na may goma. Yun po yung sa pagitan ng carb tsaka ng manifold. So, kung magkakabit po kayo ng ganung manifold, kailangan meron po kayong insulator para hindi po ganun kainit yung carburetor. Kasi ano po siya, mumugak-mugak po siya. Parang bugal-bugal po yung takbo niya. So, parang napuputulan siya ng kuryente. And then mga koy, shoutout nga pala dito sa mga taong to. So salamat po sa mga suporta at huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at pa-hit po ng notification bell para lagi po yung updated sa aking mga video. And na mga koy, thank you. 3, 2, 1.